Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig nating muli ang pahayag na pamamaalam ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo. Sinabi niyang, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at paroroon ako sa Ama." At alam po ninyo, hindi agad ito maunawaan ng mga alagad. Sa kapanahunan ni Jesus, mahirap para sa kanilang unawain ang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ng Panginoon. Dahil bago sa Jesus, wala pang isang taong nabuhay at nakaakyat sa langit. Si Jesus Nazareno, ang kauna-unahang nabuhay sa mga patay at ang pinakaunang nakaakyat sa langit. Kaya nga yung muling pagkabuhay na konsepto, yung pag-akyat sa langit, talaga namang mahirap maunawaan para sa mga disipulo at alagad ni Jesus Nazareno. Isa pa, masaya sila sa piling ng ating poon. Punong-puno sila ng kalakasan kapag kasama nila si Jesus Nazareno. Kaya nga para sa kanila, mahirap yung pagkakataong mapapahiwalay na sila sa kanilang pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman kung inyong mapapansin mula nung Lunes, panay-panay na ang paghahabilin ng ating Panginoon. Palagi naman niyang sinasabi, huwag kayong matatakot, huwag kayong mangangamba, sapagkat may kahalili na ako'y isusugo para sa inyo. At ang kahalilang ito ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu na siyang kasakasama natin sa ating kasalukuyang panahon. Kaunting panahon na lamang, hindi ito maintindihan ng mga disipulo. Kaunting panahon na lamang at ang kaluwalhatian at planong kaligtasan ng Diyos ay maisa sa katuparan sa sanlibutan. Kung ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang nagsasabing ito sa konteksto ng ating panahon ngayon, para bang sinasabi ni Jesus Nazareno sa atin, mga kapatid at mga kadiboto, kaunting panahon na lamang at ikaw ay gagaling din sa lahat ng iyong mga sakit at karamdaman sa buhay. Kaunting panahon na lamang at ikaw ay makakalaya din sa pagkakaalipin mo sa mga bisyo, sa alak, sa sugal. Kaunting panahon na lamang, hindi magtatanggal at makakamit mo na rin ang katarungan na iyong hinahanap. Kaunting panahon na lamang at makakalaya ka na rin sa mga kalupitan at kahirapan na iyong nararamdaman sa araw-araw.
kaunting panahon na lamang at giginhawa din ang iyong pamumuhay. Kaunting panahon na lamang at makakamit mo rin ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. Kaunting panahon na lamang, makakapasa ka na rin sa iyong board examination at sa iyong mga pagsusulit. Kaunting panahon na lamang, ikaw ay lalaya din. Kaunting panahon na lamang, kaunting panahon na lamang. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, maganda rin pong pagnilayan at itanong natin sa ating mga sarili. Paano kung sakaling may kaunting panahon na lang din tayo dito sa lupa? Paano natin gugugulin ang bawat araw? Paano kung kaunting panahon na lamang at tayo ay tatawagin na ng Diyos sa Kanyang kaharian? Kagaya din ba tayo ni Jesus Nazareno, nagugugulin ang bawat oras, ang bawat minuto, at ang bawat sandali na punong-puno ng pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal? Mga kapatid kay Kristo, naway pahalagahan po natin ang bawat araw sa ating buhay. Naway ang bawat nating gagawin, maialay natin para sa higit na kaluwalhatian at ikakadakila ng ating Panginoon. Naway ang bawat sandali maging inspirasyon upang lalo tayong sumampalataya sa kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, wag na wag po nating sasayangin ang bawat sandali ng ating buhay. Isuko at ialay natin ang lahat sa atin para kay Jesus Nazareno. Kaunting panahon na lamang. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.